Magandang araw po sa ating lahat. Bago pang simula, manalangin po tayo. Lahat po tayo yumuko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang pagkabay sa amin, kami po ay nakatipon sa oras na ito sa inyong harapan. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, gabayan niyo po kami ayon sa inyong kalooban. Ngayon, nalaman po namin na inyong ikalawang pagdating ay malalapit na. Ngunit maraming tao sa palibot namin ay hindi paligtas. Kaya po pakitulungan niyo po kami upang ipangaral ng inyong ebanghelyo ng mabuti sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu sa loob ng inyong maluwalhating iglesia. Ito pa ang pasimula hanggang sa wakas, nakitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Hesus Kristong aming Panginoon. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia, Mateo chapter 15. Mateo chapter 15 verse 22. May isang babaeng Kananea na mula sa lupain yon ang lumabas, nagsimulang sumigaw, mahaba ka sa akin o Panginoon, anak ni David, ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo. Ngunit hindi siya sumago sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad ay nakiusap sa kanya na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya at sumusuno sa hulihan natin. Ngunit sumagot siya at sinabi, ako ay hindi sinugo maliban sa mga nawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Ngunit lumapit siya, lumuhos sa kanya na nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako. Siya ay sumagot at sinabi, Panginoon, tulungan mo ako. Siya ay sumagot at sinabi, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak, itapon ito sa mga aso. Ngunit sinabi niya, O Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaklak mula sa hapak ng kanilang mga Panginoon. Nang makagayoy, sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, O babae, napakalaki ng inyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ang sinasabi mo. Ang gumaling ang kanyang anak sa oras din yan. Ngayon, sa talatang ito, natakpuan po natin isang babae na sumisigaw sa Panginoon, tulungan mo ako. Yung una naman, mahaba ka sa akin, O Panginoon. Tapos, tulungan mo ako. Sa bandang huli, natanggap niya yung biyaya ng Diyos. Kaya po, yung anak na minamahal niya ay gumaling na po mula sa malupang sakit. Siya po ay isang hentil, babaeng Kananea. Hindi siya Hudyo. Okay? Hindi siya Hudyo. Dito sa Bible, nakita natin yung maraming mga talata na yung mga hente ay magkaroon ng takilang pananampalataya. Napakalaki daw yung pananampalataya ni isang babaeng ito. Kaya tayo din po ay kailangan tulong ng Diyos araw-araw. Kung inisip po natin, hindi kailangan tulong ng Diyos. Ngayon, medyo okay na ako. Kung inisip po natin, ganon, yun pang malaking problema. No?
paminsan-minsan busy-busy po tayo, and then tapos nakalimutan po natin yung lahat ng mga biyaya na ipinakaloob ng Diyos sa ating lahat. Yung pang nagiging minsan nagiging hadlangan sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya yung puso ng isang babaeng ito, o babaeng Kananea, ay isang magandang halimbawa, importanteng halimbawa para sa atin upang tanggapin ang kanyang biyaya na nang sagana araw-araw. Mahaba ka sa akin, O Panginoon. Kahiligtas na po tayo, hindi ito ibig sabihin, hindi na kailangan yung biyaya ng Diyos araw-araw. Kaya araw-araw, bibigyan tayo ng Diyos ng mga biyaya na kinakailangan po natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tapos, nang natanggap natin yung kanyang biyaya araw-araw, kaya natin tuparin ang kanyang mission ng mabuti sa pangitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya po, ano po ang hiwaga sa kanyang pananampalataya? Sabi dito, una, kahit hindi siya sumago sa kanya, tuloy-tuloy siya sa lumalapit kay Panginoong sa Panginoon, Panginoon Jesus. Kaya po araw-araw kailangan natin lumalapit sa Panginoon. Tapos kahit naging mahirap na yung sitwasyon niya, ano po, palaisin mo siya. Yung reaction nila medyo ano po, hindi maganda. Pero nagsisigaw siya, sumusunod sa hulihan natin, and nagsisigaw siya tuloy-tuloy, and then tapos siya lumapit kay Jesus, lumuhod sa kanya. Sabi ng Panginoon Jesus, ako ay hindi sinugo maliban sa mga mawalang tupa ng sambayan ni David. O tama po yung sinabi ng Panginoon Jesus, isinugo ng Diyos ang masaya para sa mga Israelita muna, tapos kasunod naman para sa mga Gentil. Pero sabi niya, tulungan mo ako, Panginoon. Sabi ng Panginoon Jesus, hindi mabuti ang nakunin ng tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Yung sinabi ng Panginoon Jesus, anong palagay niyo? Ibig sabihin, yung ibig sabihin ng sinabi ni mensahe ni Jesus ay ano, yung babaeng ito parang aso na. Kung narinig natin ito, medyo ano po, syempre hindi maganda yung ano, yung damdamin natin, hindi maganda yung isip natin, ano, nasaktan na, parang ganun. Pero kamanga-manga, sinabi ng isang babaeng Kananeo, O Panginoon, O Panginoon. Yes, Lord. Yes, Truth Lord, Truth Lord. O Panginoon, sa English version, Truth Lord. Okay? Tama po, Panginoon. Oo, Panginoon. Oo, tama po, Panginoon. Subalit, maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na laklak mula sa hapak ng kanilang mga Panginoon. Dahil sa isang anak niya na anak na minamahal niya na lumuho siya sa Panginoon, Panginoon Jesus, pero sa panlabas naman siya pa isang lalaki lang, pero alam niya na siya pa ay mayroong kapangyarihan, anak ni David. Ibig sabihin may alam tungkol kay Jesus. Tapos nang narinig nila yung ganitong medyo hindi magandang mensahe sa kanya, kahit kanon, nagpabagumpa ba siya? And then tapos, tama po yung sinabi niyo, Panginoon, subalit maging ang mga aso din kumakain ng mga mumo, kahit mumo, na
nalalaklak mula sa hapak ng kanilang mga Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, o babae, napakalaki ng inyong pananampalataya. Kumusta po ang ating pananampalataya ngayon? Napakalaki po ba o mo ganun lang? Bakit sinabi ng Panginoon Jesus na napakalaki na yung pananampalataya ng babaeng ito? Ano po ang dahilan? Kaya tingnan po natin. At tapos, nakuha po natin yung mga lesson para sa ating buhay. Kaya, yung sinabi niya, oo, tama, Panginoon. Tama yung sinabi niyo po, Panginoon. Tama po ba? Kung gano'n, ibig sabihin, siya pa ay aso na. Parang aso na ito. Kadalasan, sa panahon yun, mga Hudyo, meron silang pride, no? Ako ay talagang bansang Diyos. Yung mga Gentil naman, parang hayop na sila. Kaya itinuring nila minsan yung mga Gentil ay kagaya ng aso. Yun pa ang karaniwang isip nila ng mga Hudyo. Kaya alam ng mga Gentil na ganitong yung mga ugali ng mga Hudyo. Kaya ito medyo insulto na ito sa kanila. Pero sabi niya, tama daw. Oo, Panginoon. Kaya parang nakukunwari siya upang tanggapin ang parang biyaya ng Panginoon Jesus. Kung nakukunwari lang siya, hindi sinagot ng Panginoon Jesus na, malaki na yung pananampalataya niyo. Ibig sabihin, mula sa puso ng kaibuturan ng kanyang puso, nabangkit niya na, oo, tama po yung sinabi niyo, Panginoon. Sa totoo lang, ayon sa Bible, lahat po tayo ay ipinanganak ng makasalanan. Kaya sa pananaw ng Diyos, hindi naman aso, kundi pati parang uot daw tayo. Uot. Kung aso lang, medyo okay pa yan. Uot. Pero isinugo ng Diyos ang kanyang buktong anak upang iligtas ang mga makasalanan na karumadumar gaya ng uot. Kaya po, ligtas na po tayo. Kaya po, Panginoon, ay aso pa po, ay tama po. Tapos, yung sinabi niya na kasunod, talagang namangha dahil may aso. Tapos, sa tabi ng aso, may hapa, mesa. No? Then, tapos, kumakain sila. Doon, yung mga amo ng asong ito ay nakbigay ng mga mumo, mailang konting bahagi lang tinapay sa kanila para sa mga aso. Yun pang tanda niya, tinatanda niya. Ganito po, Panginoon. Ibig sabihin, oo, tama po, tayo pa ay parang aso lang sa harapan niyo, and kayo po ay ating Panginoon. Kaya yung nakakainti niya tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus, ay talagang malinaw. Kaya sabi ng Panginoon, napakalaki na ng inyong pananampalataya. Kaya po, mangyayari sa iyo ang sinasabi mo. Yung sinasabi niya ay yung kailangan po, yung mga kahit mga mumo lang, kahit konting bahagi lang, nangyari na po sa kanya. Kaya gumaling na po kaagad yung kanyang anak sa oras din yan. Kaya po, tayo din po ay kailangan natin yung biyay ng Diyos araw-araw. Kaya kailangan natin maunawaan yung puso ng babaeng ito. Natapos, kailangan natin maunawaan yung puso ng Panginoon. And doon po sa Exodus chapter 33, verse 19, kanyang sinabi, aking pararanin ang lahat kong kaputihan sa harapan mo
aking ipahayag ang aking pangalan ang Panginoon sa harapan mo, ako ay magkakaloob ng biyaya sa kaninumang aking ibig pagkalooban. Ako ay magpapakita ng habag sa kaninumang aking ibig kahabagan. Ako ay makakaloob ng biyaya sa kaninumang aking ibig pagkalooban. Ako ay magpapakita ng habag sa kaninuman aking ibig kahabagan. Doon sa Roma chapter 9 verse 15, sabi dito, ako ay maawa sa aking kinaawan. Ako ay mahabag sa aking kinahabagan. Ako ay mahabag sa aking kinahabagan. Ibig sabihin, kung tayo pa ay naging karapat-dapat sa pagtanggap ng habag o biyaya ng Diyos, bibigyan tayo ng Diyos. Okay? Pero, kunwari, sa halim ng pagtanggap ng biyaya, kung inisip natin, hindi kailangan yung mahabag ng Diyos, okay na ako, malakas pa ako, mo ganyan, yun pang kayabangan, no? Yung ganitong kayabangan ay naging hadlangan upang tanggapin ang kanyang biyaya ng mas sagana. Kaya dito, yun pang sinabi, yun pang mensahe ng Panginoon Jesus, mensahe ng Panginoon kay Moses, ako'y napakaloob ng biyaya sa kaninumang aking ibig pagkalooban. Ibig pagkalooban. Kaya si Moses din po ay naligtas sa pangitan ng biyaya ng Diyos dahil sa habag ng Diyos, gaya ng sinabi ng mensaheng ito. Yung ibig sabihin ng pangalan ng Moses ay salvation. Kaya paano siya naligtas? Mula sa tubig. Doon po sa Exodus chapter 2:6, sabi dito, nang kanyang buksan nito, nakita niya ang bata. Narito, ang sanggol ay umiyak. Sino po ito? Isang sanggol? Moses. Natakpuan ng princess ng parao. Tapos, ang kanyang kinaawan siya na sinabi, ito ay isa sa mga anak ng mga Hebreo. Paano siya naligtas? Inilagay ng Diyos yung awa sa puso ng princess, ng parao. Kaya po, ligtas na si Moses mula sa tubig. Ito ay isa sa mga anak ng mga Hebreo. Kinuha po natin, dinala niya sa palasyo. Kaya siya po ay nagiging isang prince. Sino po? Si Moses. Kaya yung pang nangyari, yung pang imay ng ating kaligtasan. Kaya, ako ay maawa sa aking kinaawan, ako ay mahabag sa aking kinahahabagan. Kaya tandaan po natin ang mensaheng ito. Kaya meron pong mga halimbawa doon po sa Lucas chapter 18, ang Pariseo ay nakatayo, nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Ako ay mabuti. Dalang uli akong nag-ayuno sa isang linggo. Nagbibigay ko ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Hindi katulad ng mga tax collector. Yan. Pero subalit ang nanginging buwis yung tax collector, nakatayo sa malayo kasi nahiya siya, and then ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, tapos kunti dinadagutan adukan ang kanyang diptit na nagsasabi, Diyos, mahaba ka sa akin na isang makasalanan. Kaya sino ang naligtas daw? Yung tax collectors. Kaya yung bawat nakmamataas kanyang sarili ay ibababa. Ngunit ang napapakababa ay sa kanyang sarili ay itataas sa pangitan ng biyaya ng Diyos. Kaya po, yun po ang hiwaga ng isang babaeng ito.
kabayeng Kananeo, alam niya na kung ano ang kalagayan niya sa harapan ng Diyos. Alam niya din po ay kung sino talaga ang Diyos. Kaya siya po ay naging karapat-dapat sa pagtanggap ng biyaya habang ng Diyos. Kaya po, sa ating buhay, nang tayo timpay naligtas, ninarasan po natin yung habak ng Diyos, biyaya ng Diyos. Hindi tapos mula sa pasimula, tuloy-tuloy, araw-araw. Yun po ang ating Kristiyan ng pamumuhay. Kaya nang ang mga alaga ng Panginoon Jesus ay tinawak ng Diyos, sumuno sila sa Panginoon Jesus. Dahil nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon Jesus. Kaya sa totoo lang, tayo din po ay mabubuhay araw-araw dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi tapos kahit kanon, kung hindi natin inamin na tayo po ay mabubuhay araw-araw sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, yun pang nagiging hadlang sa ating Kristiyano ng pamumuhay sa pagtanggap ng kanyang biyaya ng masagana. Kay Lucas chapter 5, ano pang nangyari sa kanila? Lucas chapter 5 verse 5, sumagot si Simon, guro, sa buong magtamak, nagpakapagod kami. Lucas 5 verse 5 po, sumagot si Simon, guro, sa buong magtamak, napakapagod kami, wala kaming nahuli. Subalit dahil sa inyong salita, ihulo ko ang mga lambak doon sa malalim. Yan. Ihulo ka na doon sa malalim, ang inyong lambak doon sa malalim. Sabi ng Panginoon Jesus. Kaya sumagot si Simon wala kaming nahuli hanggang ngayon, pero ayon dahil sa inyong salita, ayon sa inyong salita, ihulo ko ang mga lambak. Bago po itong nangyari, narinig niya yung mensahe ng Panginoon Jesus. Ayon sa kanyang pagtuturo, natapos inisip niya, yung taong ito medyo iba na. Natapos sinabi ng Panginoon Jesus, iulok mo ang inyong lambak doon sa malalim na lugar, malalim na yung dagat. Malalim na lugar, walang ano, kadalasan walang masyadong maraming isda. Pero ano pang nangyari? Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda, halos masira ang kanilang mga lambak. Kaya kinawayan nila ang mga kasamahan nila na sa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Ito pang nangyari. Kaya sabi ng Biblia 9, verse 9, sapagkat siya at ang lahat ng kanyang kasama ay namangha dahil sa mga istang kanilang nahuli. Sila pong lahat ay mga ista, si Pedro, yung kasama niya lahat. Kaya ayon sa experience nila, impossible po ito. Pero nangyari na talaga, hindi pa marami pala yung ista na hindi po na ito nangyari sa kanila kahit dati pa. Kaya namangha sila. Nagulat talaga. Then natako sila. Kaya verse 8 naman, ano ang patotoo ni Simon? Ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, yung maraming ista na nahuli, lumuho siya sa panaan ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako ay taong makasalanan, o Panginoon. Kaya kung naranasan po natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung hindi pangkaraniwang bagay ang galing sa Kanya, tayo pa ay nagiging magpagpagumpa ba? Tapos, naunan po natin na tayo pa ay talagang miserable ang makasalanan sa harapan niya. Pero sabi ng Panginoon Jesus, huwag kang matakot, mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Mangista na. Ng mga tao. Kaya nang narinig nila ito, sumunod sila sa Panginoon. Yung ninarasan nila ay mangyayari sa atin
atin din po, ano, nang tayo pa ay naligtas, nirasan po natin yung kapangyarihan ng Diyos, tapos araw-araw, kahit hindi natin pinapansin, meron pong mga hindi pangkaraniyang biyaya na dumating sa atin. Yun pa ang dapat malaman natin. Kaya nang nakita nila naman maraming bagay, hindi naman ito, maraming bagay, sa isang araw, ito pa ang sinabi ni Felipe, doon po sa Ebanghelyo Juan chapter 14 verse 8. Ebanghelyo ni Juan chapter 14 verse 8. Sabi dito, sinabi niya sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, kami ay masisiyahan na. Gusto nilang nakita ang Amang Diyos. Kaya ano pang sagot ni Jesus? Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon na ako ay kasama ninyo, hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Mahabang panahon na ako ay kasama ninyo, pero hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakikita sa akin ay nakikita sa Ama. Paano mong masabi na ipakita mo sa amin ang Ama? Ibig sabihin, yung lahat ng nirasa nila ay yun pang kaluwahatian ng Panginoon. Ganito po sa atin din, mahabang panahon, mahabang panahon dito mga ilang buwan po, mahabang panahon nang ako ay kasama ninyo. Ang Panginoon ay kasama natin ngayon din. Okay? Hindi mo ako nakilala. Felipe, o sino-sino. Kaya paminsan po, ayon sa Bible, wow, makapangyari ang Diyos talaga. Hindi pangkaraniwa yung himala niya. Makaiba na. Iba na yung ginawa niya. Kung nakita natin yung kung nakita namin yung ganitong himala, siguro naging malakas yung pananampalataya ko. Pero kahit paminsan, kahit nakita nila yung mga himala na nagawa ng Panginoon Jesus, ganun pa rin yung isip nila, siguro accidentally, ano? No po. Gaya po doon sa Exodus din kanina po yung isa sa yung importanteng talata ng Exodus ay tungkol sa 10 salot na nahulog sa na ipinuhos ng Diyos sa Ehipto, yung 10 salot nang nakita ng parao nito, dapat nagsisisi siya nang nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos. Pero ano daw? Doon po sa Exodus chapter 7 verse 22, subalit ang mga salamangkero sa Ehipto ay gumagawa ng gayon din sa pamagitan ng kanilang mga lihim na kaalaman, ang puso ni Paraon ay nakmatikas. Ayaw niyang pakinggan sila na gaya ng sinabi ng Panginoon Jesus. Ayaw niyang magpakinggan sila. Ano? Yung mensahe ni Moses galing sa Diyos. Ayaw nilang makinig. Bakit po? Nakmatigas ang puso niya. Kahit ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, tuloy-tuloy hanggang sa 10 salot. No? Ganito po yun. Exodus chapter 8 verse 19 din po. Nang makagayo, sinabi ng mga salamangkero sa paraon, ito ay darili ng Diyos. Nang kahit yung magician ng sa mata ni magician, ito pa ay hindi pangkaraniwang bagay. Hindi nila nakita yung ganitong himala. Ito ay darili ng Diyos, sabi nila. Ngunit ang puso ni paraon na matigas. Kaya iba naman nang nakita nila yung maraming isda lang, lumuho sila,
ako'y miserableng makasalan. Ganito naman si Pedro, dito naman kang nakita, kahit nakita nila malaking himala, nak matigas ang puso nila. Kaya po, sa totoo lang, walang problema sa Panginoon. Nasaan yung problema? Ay problema sa puso nila, no? May problema sa puso nila, puso ng tao, puso natin. Okay. Kaya, yung puso ng isang babae kananeo, sabi ng Panginoon Jesus, napakalaki ng pananampalataya nyo. Okay. Yun pa ang nasa puso niya. Okay. Kaya, araw-araw, nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon Jesus doon sa Mateo chapter 17 Mateo chapter 17 verse 24. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ng mga naniningil ng buwis na kalahating siklo. Sinabi nila, hindi ba nagbabayad ng buwis sa templo ang inyong guro? Ang inyong guro? Sinabi niya, oo, nagbabayad siya. Nang dumating siya sa bahay, inunahan na si siya ni Jesus tungkol dito na sinasabi, anong palagay mo, Simon? Kanino nangingil ng bayad o buwis ang mga hari sa lupa, sa kanila ng pang mga anak o sa ibang tao? Sa ibang tao po. Verse 27, ngunit upang hindi sila matiso sa atin, pumunta ka sa dagat at mahulog ka sa bigwit. At kunin mo ang unang istang nahulis at kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, matatagpuan mo ang isang siklo, kunin mo yon, ibigay mo sa kanila para sa akin at sa iyo. Tapos ito pang nangyari na. No? May isang ista ay nahuli na, tapos nang kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, nandun pala yung isang siklo. Paano kaya ito? Paano niya nalaman? No? Kaya araw-araw, meron po tayong tulong ng Diyos na nagawa ng Panginoon. Akala natin, malakas ako, kaya ano-ano, kaya meron akong ganito. Hindi po tama. Kanina, oo, tama po ang Panginoon. Pero yun, kanina, yun, yung ganitong isip, hindi po tama. Kaya nang nakita nila yung ganitong mga iba't ibang himala, napamauna nila na ang Panginoon Jesus ay dakila. No? Kaya yun pang pasimula ng pagtanggap ng biyaya. Pero, kaya, mahaba ka sa amin, Panginoon. Tingnan po natin yung ating sarili. Kailangan po ba yung habak ng Diyos araw-araw? Siguro lahat po kayo nag-oo. Ako din po lahat. Pero gaano kalakas? Gaano kalakas yung ating hangarin? Yung ating hiningi sa Kanya? Ha? Gaano, gaano kalakas? Gaano ano po? Kalakas o yung ating hiningi sa Diyos mula sa ating kaibutan, kaibuturan ng ating puso. Kay Mateo chapter 9, meron pong isang bulak, lalaking bulak. Mateo chapter 9 verse 27, nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulak na sumisigaw ng malakas, mahaba ka sa amin, anak ni David. Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulak. Sinabi sa kanila ni Jesus, masampalata ba kayo na nagagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, opo Panginoon. Kaya hinipo niya ang kanilang mga mata, sinasabi, mangyari sa iyo na ayon sa inyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ang ayon sa inyong pananampalataya.
Ano ang tanong ng Panginoon Jesus? Sumasampalata ba kayo na nagagawa ko ito? Opo, Panginoon. Kung nakukunwari lang sila, walang mangyari talaga sa kanila. Sabi ng Panginoon, mangyari sa iyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Kung hindi po ito pakukunwari, nangyari na po. Mangyari po ito. Hindi, nangyari na. Nabuksan ang kanilang mga mata. Mahipik silang pinagbilinan ni Jesus. Ingatan ninyo ang walang nakakaalam ito. Nabuksan ang kanilang mga mata. Yung ano pang pinakapunto? Nabuksan na ang kanilang mga mata? Hindi. Yung pananampalataya nila. Mangyari sa iyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Kaya ano pang tungkol, punto, ano pang nilalaman ng pananampalataya nito? Sumasampalata pa kayo na magagawa ko ito. Yung lahat ng pangako ng Diyos. Mahaba ka sa amin. Yung pang unang step. Yung pang ating pananampalataya. Bakit po? Kailangan yung habak ng Diyos na makapangyarihan araw-araw para sa lahat ng ating lakad. Doon po sa Marcos din po, meron pong isang mabuting halimbawa na chapter 9 verse 22, chapter 9 verse 22, madalas na siya ay inihahagis nito sa apoy sa tubig upang siya ay puksain, ngunit kung mayroong kang bagay na magagawa, nawa ka sa amin, tulungan mo kami. Yung anak niya dahil sa demonyo, no? Madalas na siya inihahagis nito sa apoy sa tubig. Napaka miserable yung buhay nila. Kasi sabi niya, kung mayroong kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin, ay tulungan mo kami. Yung iba naman, mahaba ka sa amin, Panginoon, tulungan mo ako. Ganyan naman po, may konting itaktak, ano po, kung mayroong kang bagay na magagawa. Kasi sabi ng Panginoon Jesus, kung kaya mo, yun ang sinabi niyo, ang lahat ng bagay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Kaya naunawan niya na nakamali na ako. Sumigaw ang ama ng batang ito, sinasabi, mananampalataya ako, Panginoon, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Yun pa ang punto. Yun pa ang punto na. Kawalan ng pananampalataya. Anong pananampalataya? Kailangan yung habak ng Diyos. Araw-araw, sa lahat ng lakad. Tapos, dapat natin maunawaan na siya pang makapangyariang Diyos, siya pang ating Ama, ating Panginoon. Tapos, humingi tayo ng biyaya ng Diyos sa Kanya. Kayong pang nangyariksa, isang babaeng kananeo. Kaya po, sa pangitan ng Panginoon Jesus, maraming tao ay nakatanggap ng biyaya dahil sa pananampalataya nila ng ganyan. Pero meron pong mga nangyari ng iba doon po sa Mateo chapter 13, dumating ang Panginoon Jesus, verse 54, Mateo chapter 13, verse 54, dumating si Jesus sa sarili niyang bayan, hometown. Kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga, ano pa sila'y namangha na nagsabi, saan kumukuha ang taong ito ng mga ganitong karunungan, ng ganitong mga gawang makapangyarihan? Ibig sabihin, nagtangka sila, nagtududa din sila, kasi kilala yun. Kilala nila ang Panginoon Jesus. Mula sa bata pa, nakita nila. Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kanyang ina ay tinatawag na Maria? O eksakto na, no? Ang kanyang mga kapatid ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas.
may kapatid pa. Hindi ba kasama natin ang lahat ng kanyang mga kapatid na babae? Saan kinuha ng taong ito ang lahat ng mga bagay na ito? Siguro may daya. Natiso sila sa kanya, ngunit sinasabi sa kanila ni Jesus, ang isang propeta ay hindi nawalan ng karangalan maliban sa kanyang sariling bayan at sambahayan. Kaya hindi siya gumawa roon ng maraming gawang makapangyarihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Kaya ang isang halimbawa doon sa kanina, yung sa Ehipto, yung paraon, matigas sila. Naging mas matigas sila. Kahit nandun po yung makapangyarihang Diyos sa harapan nila. Kaya po, yung kapatid ng Panginoon Jesus din po ay physically, naligtas din po. Yung physical na kapatid ni Jesus, gaya ni Santiago, naligtas po sila, no? Sa bandang huli. Kaya siguro sa simula pa hindi sila naniwala kay Jesus, pero pagkatapos kanyang sakripisyo tsaka muling pagkabuhay mula sa kamatayan, magkaroon sila ng tunay na pananampalataya. Kaya dahil sa kawalan nila ng pananampalataya, hindi siya ginawa ng maraming ang gawang makapangyarihan, maraming himala sa harapan nila. Kaya ano pang kakulangan ng ating pananampalataya, yung kawalan ng ating pananampalataya, hindi sapat yung ating pananampalataya, ano pang pasimula, mahaba ka sa akin. Yung pang ginawa ng isang babaeng kananeo, tapos sa harapan ng Diyos, magpapagumpa pa siya, tapos humingi siya ng biyaya, habak sa Diyos. Kaya natanggap niya yung ganitong biyaya. Okay? Kaya po, hindi po yung punto. Ano po, yung paggaling sa sakit, hindi po ito pang punto. No? Sino ang naligtas? Yung mga gumaling? Ay hindi. Kaya kung gumaling na sila, ibig sabihin ligtas na? Ay hindi po. Kaya mo meron pong ganitong mga grupo na healing. Yung focus nila, healing. Anong healing? Yung physical na pagkagaling. Gumaling na daw sila sakit sa pangitan ng panalangin. Pagkatapos sila po ay nabautismuhan, gumaling na daw yung sakit. Sila daw yung sakit. Kaya ligtas na daw. Naniwala sila talaga yun. No? Ang lakas yung pananampalataya nila. Kung ganun ligtas na po, ay hindi naman. No? Eh, meron pong ganitong halimbawa, Lucas chapter 17. No? Meron pong 10 lalaking ketongin. Lucas chapter 17 verse 12, sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin. Nakatayo sa malayo. Sinalubong si Jesus ng 10 lalaking ketongin. Sila ay nagsisigaw, magsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Yan. Kaya nang kanyang nakita sila, na sinasabi niya sa kanila, humayo kayo, kayo magpakita sa mga pare. Habang sila ay umaalis, sila ay nagiging malinis. Humayo kayo, kayo magpakita sa mga pare. Kaya ayon sa salitang ito, sila ay umaalis. Habang bumiyay sila, lumalakas sila, sila ay nagiging malinis. Verse 15, nang makita ng isa sa kanila ay siya ay gumaling na, siya ay bumalik na pinupuri ng malakas ng tinik ang Diyos. Siya ay nagpatira pa sa panahon ni Jesus na nagpapasalapan sa kanya na siya po ay isang Samaritano. Ang natanong si Jesus, hindi ba 10 ang malinis? Nasaan yung siyam?
Kung ganun, kung dahil kumalin na sila, siyam na sila ay, lahat sila, yung sampung lalaking ketong, lahat sila ay naligtas, gumaling na sila sa sakit, pero hindi lahat po sila ay naligtas. Sino pang naligtas? Sabi ng Panginoon. Verse 19, sinabi ni Jesus sa kanya, tumindi ka, umayo, pinagalingan ka ng inyong pananampalataya. Gumaling naman siya, pero bumalik siya sa Panginoon upang purihin ang Panginoon. Ibig sabihin, natanggap niya yung biyayang ito ng buo mula sa puso talaga. Kaya ligtas na po siya. Kaya lahat sila ay gumaling na sakit, pero yung ligtas naman sa kanila ay isa lang. Tama po? So habang Bible seminar din, maraming umaten, pero yung tunay na ligtas, hindi po lahat. Parang ganun po. Kaya, tayo din po ay kailangan ingatan sa ganitong bagay dahil araw-araw tinatanggap natin yung biyaya ng Diyos. Paminsan, hindi natin pinapansin ang biyaya na ibinigay ng Diyos araw-araw. Kung ganun, ito pa'y naging problema sa ating Kristiyanong pamumuhay. Ito pa'y naging hadlang upang matanggap ng mas nakilang biyaya sa ating buhay. Kaya po, mahaba ka sa atin. Bakit po? Kasi tayo ay tao lang. Siya pang makapangyarihang Diyos. No? Kaya sino siya? Job chapter 36. 36. Verse 5. Tunay na ang Diyos ay makapangyarihan, ay hindi humahamak sa kanino man, sa lakas ng unawa, siya ay makapangyarihan. Tunay na ang Diyos ay makapangyarihan. Kanina, kaya yung isang ketongin ay naligtas, hindi dahil siya ay gumaling sa sakit, kundi dahil sa pananampalataya. Yung babaeng kananeo din po, yung anak niya ay naligtas dahil sa pananampalataya. Ano po ang kaya pangunahing punto sa pananampalataya nila? Siya po ay, yung Panginoon Jesus, siya po ay makapangyarihang Diyos. Yung Diyos ay makapangyarihan. Kaya araw-araw, kailang natin isipan ito ng mabuti, kailang natin pantandaan ito. Yung ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na sinasamba natin ay makapangyarihan. Makapangyarihan Diyos. Siya po ay makapangyarihan, tayo po ay kanyang nilalalang. No? Nilalang. Kaya sa lakas ng unawa, siya ay makapangyarihan. Ibig sabihin, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. He is mighty in the strength of understanding. Kaya alam ng Diyos lahat ng bagay. Okay? Alam ng Diyos kung ano ang kinakailangan sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang tama sa atin. Alam ng Diyos lahat. Kaya dapat nagtitiwala tayo sa Kanya. Dapat tayo pa'y lumalapit sa Kanya. Kaya hindi sa mga tao lang, hindi sa mga material na bagay, dapat siya sa kanya, dapat tayo po ay lumalapit, no? Araw-araw. Kaya para makaroon tayo ng pananampalataya, kaya ng babaeng kananeo, tandaan po natin palagi, siya pang makapangyarihang Diyos. Yung ating Diyos ay makapangyarihan. Kaya mga awit 147. Verse 5. Mga awit 147 verse 5. Dakila.
Verse 4, ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang, ibinibigay niya sa kanilang lahat ng mga pangalan nila, nakilang ang ating Diyos sa kapangyarihan ay sagana, hindi masukat ang kanyang unawa. Verse 4 po, kanina. Ang bilang mga bituin, ang kanyang binibilang. Sa totoo lang, napakarami ang bilang ng, napakarami ang mga bituin. Pero alam ng Diyos kung ano-ano lahat, meron silang kanyang pangalan. Kainisip natin, ako ay kilala ng Diyos, ligtas na ako, pero parang ako lang mag-isa, hindi po. Talagang tumitingin ang Diyos sa atin araw-araw lahat. Yung mata niya ay talagang nakfocus sa lahat ng kaluluwa. Okay? Sa, ibig sabihin sa bawat Kristiyano. Ibig sabihin sa atin din pa, sa akin din pa. Kayo, sa ako ay kilala ng Diyos, no? Yun pang tamang isip. Alam ng Diyos kung ano ang nasa loob ko ngayon, nom ng puso ko. Kaya hindi masukat ang kanyang unawa. Kaya siya pang takapalika. Sabi ng Biblia, itingin nyo ang inyong mata sa itaas. Sino ang, kung sinong lumikha ng mga ito, tingnan nyo kung sinong lumikha ng mga ito. Yung lahat ng mga bituin nilikha ng Diyos, ipinakita ng Diyos ang mga maraming bituin kay Abraham, tingnan mo ito, ako ang makapangyarihang Diyos. Kaya, pero kung iniisip natin na kung hindi natin iniisip na palagi tayo pa ay lumalakad ka sa harapan ng makapangyarihang Diyos, magkaroon tayo ng problema sa ating pananampalataya, no? Kaya ayon sa ating isip, ang Diyos ay ganito, pero ayon sa Bible, ang Diyos ay dakila, no? Alam ng Diyos kung ano ang nasa loob ng bawat puso ng bawat tao. Unang Hari, chapter 8, verse 39, pakinggan mo sa langit ang inyong tahanan, magpatawat, kumilos, gantihan mo ang bawat tao na ang puso ay inyong nalalaman ayon sa lahat niyang mga lakad. Ang puso ay inyong nalalaman ayon sa lahat niyang mga lakad. Puso ng lahat ng tao, alam ng Diyos. Yung puso natin. Ano ang isip, ano ang nasa loob ng inyong isip po ngayon? Alam ng Diyos? Hindi, alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung puso ng iba, lahat sa palipon natin. Kaya, araw-araw, meron pong protection ng Diyos. Meron pong pagkabay ng Diyos sa atin. Pero kung hindi natin pinapansin ang mga biyayang ito, kahit dumating na ang biyayang ito, nawala na. Kaya ito pa ang naging sayang sa ating Kristiyano ng pamumuhay. Mga Awit 139, buksan po natin. Mga Awit 139. Verse 2. Inyong malalaman kapag ako ay umupo, kapag ako ay tumatayo. Umupo, umuupo, ako ay kapag ay tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Inyong sinisiyasat ang aking landas at paghiga ko. Kaya mula sa umaga hanggang sa gabing-gabi, kahit sa higaan, tinitingnan ng Diyos palagi. Ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Ang lahat ng mga lakad, malalaman mo. Kaya verse 4, bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko. O Panginoon, lahat ng yun ay alam mo. Lahat ng yun ay alam mo. Kaya gaano kahalaga yung ating relasyon sa Diyos araw-araw? Tapos kung walang tulong ng makapangyarihang Diyos na ganito, hindi kaya natin mabuhay.
araw-araw kahit sa isang segundo. Kahit natanggap natin yung ganitong biyaya araw-araw, kung hindi tayo napapasalamat sa Diyos ng maigi, yung pang nagiging hadalangan sa ating Kristiyanong pamumuhay. Yung pang, so toto lang, yung pang problema sa ating Kristiyanong pamumuhay. Jeremiah chapter 23, verse 24. Jeremiah chapter 23, verse 24. Magkapagtatago ba ang isang tao sa mga lihim na dako upang hindi ko siya makita? Sabi ng Panginoon, hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon, hindi ba pinupuno ko ang langit ang lupa? Kahit saan, nandito po ang Panginoon. Lalong-lalo na sa loob ng iglesia. No? Magkapagtatago ba ang isang tao sa mga lihim na dako? Impossible. No? Impossible. Kaya alam ng Diyos lahat, kung saan-saan po tayo, nandun po ang Panginoon. Kaya siya po ang Diyos. Hindi siya tao. No? Kaya sa harap, siya po ang makapangyarihan sa lahat. Pero si Satanas ay hindi po ganito. Akala ng ibang tao, si Satanas din mo makapangyarihan. Hindi siya makapangyarihan. No? Hindi po siya makapangyarihan. Kaya paminsan, may tako sila sa demonyo ng sobra. Hindi sila makapangyarihan. Nasaan yung halimbawa? Doon po sa Job po. Doon sa Job chapter 1. Verse 6, sabi doon, isang araw ang mga anak ng Diyos ay dumating, mga anghel, upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. Si Satanas din po ay dumating daw, namang kasama nila, nandun daw yung si Satanas. May report siya palagi sa Panginoon. No? Si Satanas naman sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya gumagalaw kung walang permit. Verse 7, sabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggagaling? Sumagot si Satanas, Panginoon, sa pagpaparoot o parito sa lupa. Doon, dito, dyan, sa pamamanhik, manaok doon. From going to and fro on the earth, from walking back and forth on it. Ibig sabihin, umiikot siya sa mundo ito. Panginoon, Diyos, umiiko siya? Hindi. Pinupuno pa. Hindi pa pinupuno ko ang langit, ang lupa sa parehong pagkataon. Hindi kailan niyang umiikot. Kahit saan, nandun siya sa parehong pagkataon. Siya pang makapangyarihan. Sa English, sinabi ito, omnipresence, omnipotent, omniscience. Kaya, siya po ay ating Diyos. Kaya yung mga nangyari sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya meron pong isang halimbawa doon sa unang hari. Chapter 22, verse 34. Meron pong nangyari sa hari ng North Israel. Siya pa isang masamang Israel, masamang hari. Kaya sa giyera, gusto niyang tumakas, pero nahuli siya sa kamay ng Diyos. Verse 34, subalit, pinakawalan ng isang lalaki ang kanyang palaso sa pagpapakasakali. Ramdan ni, sa English naman, ramdan ni, ramdan, at ramdan. Now, a certain man drew a bow at random. No? Ganyan. Walang direksyon eh sa kanya. Pero yan ang eksakto ano, saan siya pupunta, yung palasyo sa hari na ito. Tinamaan ang hari ng Israel sa pagitan ng dugtungan ng baluti at sa dibdib. Dugtungan sa baluti. Yung mga manipis na yung puwang, doon siya eksakto pumasok. Nakapasok na yung palasyo ito. Kaya tumama na ito. No?
ay nagkaroon siya ng matinding sugat. Paano ito nangyari? Sabi dito, ramdam ni, walang direction, parang ganito lang. Pero yun ang nakapunta at nakapasok sa dugtungan ng baluti ng sa dipdip ng masamang hari na ito. Kaya iniisip natin, aksidente ba ito? Hindi. Ito pa ay gawa ng makapangyarihang Diyos. E doon po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 11, muli kong nakita sa ilalim ng araw na ang takpuan ay hindi para sa matutulin, ni ang paklalaban man ay hindi sa malalakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang kayamanan man ay sa mga matatalino, ni ang kaloob man ay sa taong may kakayahan, kundi ang panahon, ang pagkataon ay mangyari sa kanila lahat. Sino ang nakahari sa mundong ito? O ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, ako ang Alpha at ang Omega. Ako ang una ang wakas. Ako ang una ang pasimula ang wakas. And makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoong Diyos na siyang ngayon, ang nakaraan, ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Kaya sa harapan ng Diyos, dapat tayo pa'y magpagwagumpa ba araw-araw? Kaya dapat tayo pa'y lumalakas sa harapan ng Diyos. Yun po ang pananampalatay ng babaeng Kananeo. Kaya mahaba ka sa amin. Dahil tayo pa'y taong nilikha lang. Sa harapan ng makapangyarihan sa lahat. Tapos kung dumating po yung mga pagsubok, kung dumating na yung pagsubok dahil sa pagsubok na dumating sa atin, paminsan nawala na yung isip, nawala na yung pananampalataya. Kung dumating na yung pagsubok, dapat natin iniisip na ito pa ay nanggagaling sa Diyos. Tapos dapat natin malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. And tapos dapat natin panatilin yung ating pananampalataya sa Diyos, na walang imposible sa Diyos, alam ng Diyos lahat, hindi masukat ang kanyang unawa. And then alam ng Diyos ano ang lahat ng bagay, yung pagsubok na dumating sa akin, meron siyang kalooban tungo sa atin. Kaya nang nakita natin yung mga pagsubok na dumating, kung manlulupay-pay tayo, kung malulungkot tayo, ibig sabihin mahina pala yung ating pananampalataya. Tulungan mo ako ng kawalan ng pananampalataya. Ito po ang naging ating dapat panalangin. Tulungan mo ako dahil sa kawalan ng kakulangan ng pananampalataya. Ano po, sa pangitan ng Biblia, tandaan po natin, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyari. So, there's nothing too hard for you. Walang bagay na napakahirap sa Panginoon. Kung nagtitiwala tayo sa Kanya. No? Kaya ito pa ay mensahe ng Diyos tungo sa kay Abraham nang siya pa ay 99 years old na, no? Doon sa Genesis chapter 17. Genesis chapter 17, no? Verse 1 po. Genesis chapter 17 verse 1, nang si Abraham ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham ang sa kanya nagsasabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka na sa harapan ko, maging walang kapintasan. Kung naunan po natin talaga kung na ang Diyos, ang makapangyarihan Diyos, Lumakad ka na sa harapan ko na maging walang kapintasan. Kaya ibig sabihin, yung ating pagtitiwala sa Kanya, yung ating paniniwala,
sa Kanya na makapangyarihan sa lahat, yung ating paniniwala na Siya pa ay makapangyarihan sa lahat. Kung naunan po natin kung ano ang kahulugan ng makapangyarihan Diyos ng mabuti sa lahat ng ating lakad, yun po ang mabuting Kristiyanong pamumuhay sa harapan ng Diyos. Kaya si Abraham din po sa pasimula pa, hindi po siya mature na Kristiyano, pero sa paglipas ng panahon, ngayon 99 years old na, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito pa ay ipinahayak ng Diyos sa kanya para naging mas maayos siya, no? Tayo din po. Kaya lumalakad tayo sa harapan ng makapangyarihang Diyos araw-araw, and then tapos dapat natin tanda na kailangan talagang araw-araw na yung biyaya ng Diyos mula sa Kanya. Kaya kailangan yung dapat tayo pa ay magpawagumpa sa harapan ng Diyos araw-araw para sa ating ministry din po. Kaya mga Kaikahan chapter 3 verse 6, Kaikahan chapter 3 verse 6, sa lahat ng inyong mga lakad, Siya ay inyong kilalanin. Okay, sa lahat ng inyong mga lakas, Siya ay inyong kilalanin. Ito pa ay isang mahalagang verse. Itutuwid Niya ang inyong mga landasin, no? Sa lahat ng inyong mga lakad, Siya ay inyong kilalanin. Inamin niyo na palagi, inamin natin na palagi, Siya pa ay makapangyarihang Diyos sa harapan natin. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, alam ng Diyos kung alin pang tama, alam ng Diyos kung ano ang kailangan sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang mali sa atin. Itutuwid Niya ang ating mga landasin. Sa lahat ng inyong mga lakad, Siya inyong kilalanin. Chapter 16 verse 9 din po, mga Kaikahan chapter 16 verse 9. Ang puso ng tao ay ang napapanukala ng kanyang daan. A man's heart plans his way. Kaikahan chapter 16 verse 9. A man's heart plans his way. Ibig sabihin, hindi po ito ibig sabihin na masama po ang paggawa ng plano. Nagtitiwala ko sa Diyos, bahala ang Diyos. Hindi kailangan yung plano mo. Bahala na araw-araw. Hindi po ganyan. No? Hindi po yung sinabi ng Bible. Tama, man's heart plans his way. Ngunit ang Panginoon ang nangangisawa ng kanyang mga hakbang. The Lord directs His steps. Yung pang ating pananampalataya. Yung pang pananampalataya. Okay? Ito din pa na, we need to make the plan. Pero sa bandang huli, gagabayan tayo ng Diyos. Yung pang ating tunay na plano, okay? Sa ating buhay. Sa ating Kristiyanong pamumuhay din po, siguro meron po kayong maraming importanteng plano para sa pamilya, para sa ano-ano. Panatilihan natin yung tiwala, palakasin natin yung ating pananampalatay sa lahat ng ating lakad sa harapan ng makapangyarihan Diyos. Mahaba ka sa amin. Naniniwala ba kayo? Opo. Mangyayari ang sinasabi niyo, mangyayari ang yun sa inyong pananampalataya, ang ayon sa inyong pananampalataya. So kaya sa bagong tipan din po, panahon ng iglesia din po, gaya ni Apostle Pablo, ministry, yung mga lahat ng ministry ay nangyari dahil sa pananampalataya sa kanya. Nagtitiwala sila sa Panginoon kahit sa anong sitwasyon, ibinigay ng Diyos yung hindi pangkaraniwang biyaya. Dahil dito, mga maraming tao ay naligtas paulit-ulit. Yan. Kaya kung meron pong mga nangyari sa ating mga naligtas, mga bagong ligtas, mga ano-ano,
Tandaan po natin ito, yung pang resulta ng pagtanggap ng pagpuhos ng biyaya ng Diyos. Mga kaikan, sa pandang huli, yung mga gawa po, tingnan po natin anong nangyari sa ministry ng Apostle Pablo. Mga kaikan, mga gawa, chapter 16 verse 20, nang may harap na sila sa mga hukom, chapter 16 verse 20, nang may harap na sila sa mga hukom, sinabi nila, ang mga taong ito ay mga Hudyo, ginugulo nila ang ating lungsod, nagtuturo sila ng mga kaugalian na hindi ipinahihintulo sa ating Romano, tanggapin at gawin, Ang maraming tao ay samang-samang tumindik laban sa kanila. Kaya pinunit ang mga hukom, ang mga damit nila Pablo Silas, ang pinakutos na hagupitin sila. Abagi ito nangyari, biglaang nakaroon sila ng malaking gulo sa kanilang ministry. Nang sila'y mahagupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan. Ang masakit yung katawan nila. Bilinan ang mga tanot ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. Bakit kanito? Bakit ito nangyari? Kaya sa panabas ng sa mata ng tao, ito pa ay parang malaking hadalangan na, malaking problema na sa ngayon sa ministry. Pero walang imposible sa Diyos. Lahat ng mga nangyari ay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, na kung panatili natin yung ating pananampalataya, kung lumuho tayo sa Panginoon, ipinakita ng Diyos yung kanyang kalooban, yung kanyang plano. Pero kung sumuko tayo o kung nalulungkot tayo, yun pa ang naging, o nagdududa tayo, yun pa ang naging hadalangan para sa pagtanggap ng kanyang biyaya. Kaya anong ginagawa nila? Verse 25, ngunit nang makahating gabi na, sina Pablo sila sa nananalangin, umaawit ng himno sa Diyos. Pero kahit sa ganitong sitwasyon, mananalangin sila sa Panginoon, tapos umaawit ng himno sa Diyos. Kaya sila ay pinapakinggan ng mga bilanggo. Biglang, verse 26, nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pa ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanik. Kaya dahil sa lindor na ito, yung mga pinto lahat ay nabuksan, kaya yung mga bantay ng bilangguan nang nakita nila na bukas ng mga pinto, gusto niyang magpakamatay. Pero verse 28, ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, huwag mong saktan ang inyong sarili sapagkat naririto kaming lahat. Kasi ito pa yung malaking kasalanan sa kanila. Ano po? So, yung bantay ng bilangguan. Kaya, and then tapos, nagtapuan ni Apostle Pablo na yung bantay ng bilangguan pala ay nakahanap ng katotohanan. Gusto niyang naligtas na mga ginawa. Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Nang nakita nila yung dakilang himala na ginawa ng Diyos, yung hangarin niya tungo sa katotohanan ay naging malakas. Mga ginawa, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Gusto kong alam. Kaya sa panahon yon, sa gabing yon, lahat sila maligtas. Ano po yung family niya? Okay. Kaya nandun pala yung maghanap ng katotohanan. Kaya dinala ng Diyos ang sina Pablo sila sa loob ng bilangguan sa susunod na araw. Naging malaya na po sila. Kaya, ganito po yung sinabi ng Bible, naroon ako si ginna nila, nandito po ang Panginoon na gumawa ng ganitong biyaya. Kaya, naranasan po natin yung biyaya ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya na gaya ng babaeng Kananeo.
Okay, hanggang dito po. Manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapakaran ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang biyaya, naligtas po kami ng lubos. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay manatili sa inyong maluwating iglesia. Gaya ng sinabi ng Bible, naranas ako sa ginna nila. Kaya po, naniniwala din po kami na nandito po kayo palagi sa aming pagtitipon. Kaya po, pakipalakasin niyo po yung aming pananampalataya upang ipahayag ang inyong ebanghelyo ng mabuti sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen.